yung pinagputulan niya. Ito yung nasa loob, yung honeycomb, resonator na catalytic, na etcetera, bahala sila. Tapos may gumagalaw yan dito sa loob. Ngayon, dinisable na namin yan. Fully unrestricted na yung CH2 natin. So narinig nyo na yung single, no? Parinig ko naman sa inyo yung ngayon yung dual. Gusto nyo bang malaman ang tunog ng isang Kawasaki ZH2 na naka-unrestrict ang lahat sa exhaust o mas kilala sa tawag na cut delete? Panoorin nyo to hanggang dulo para malaman nyo ang pinagkaiba ng tunog ng slip-on at ng naka-cut delete na ZH2. So like nga si One Nation, wala akong magawa kaya mag-iingay tayo rito. So marami nagtatanong nito na anong tunog nito ng dual exhaust. Ayun o. So matagal na nakakabit sa akin to pero hindi ko pa naibablog. So marami nagtatanong at gusto nila marinig ano pinagkaiba ng dalawa versus sa isa. So itong motor ko na to, kinat-delete na namin. So ano yung kinat-delete? Kahit ako sa inyo pinutulan. So ito yung pinagputulan niya. Ito yung nasa loob, yung honeycomb, na sinasabi niya lang resonator na catalytic, na etcetera, bahala sila. Tapos dito, meron dito yung flapper. Tapos may gumagalaw yan dito sa loob. Ngayon, dinisable na namin yan. Ito yan. Ngayon, fully unrestricted yung CH2 natin. Start na tayo mag-soundcheck. Mamaw to. So ito naman, single para sa CH2 R9 carbon. So pahinga natin. So narinig nyo na yung single, no? Parinig ko naman sa inyo yung ngayon yung dual. Hindi natin kung mas maingay ba pa talaga pag dalawa o isa lang. Ito ang itsura ng isang exhaust system ng CH2. So dati ang itsura niya, meron yan dito malaking parang box. So yun yung catalytic converter system. So nandun yung mga electronics kit sa bandang part na to. Tapos dito may honeycomb yun na papabawas ng emission at papabawas ng control tunog at papabalance ng sound na ng engine mo. Ngayon, pag gusto mo ng wild, full open at gusto mong i-unrestrict yung motor mo, dun pumapasok yung tinatawag natin catalytic. So puputulin yan dito. Pagputol niyan, lahat na nakaharang, lahat ng restrictions, lahat ng standards tanggal. Para na siyang raw bike, para na siyang pang racetrack. Kumbaga, mamaw na siya. Diba? Tatanong kayo, Boss Arch, yun ang abang tunog ng CH2 na slip-on, kung buo pa yung katalitik niya. Slip-on exhaust with catalytic. Okay, medyo malakas na rin yung tunog na yun. Pero over time, sa experience namin dito, yung mga nag-i-slip po, eventually nagka-cut-delete din sila. Siguro dahil nagsasawa sila sa tunog at nabibitin na rin sila. Ito yung cut-delete. So, Boss Arch, paano naman kami mga nasa probinsya pag gusto namin yung CH2 namin? Gustong cut-delete. Pupunta ba kami Zero One Motor? Hindi. So, itong buong system na to, pwede na namin tayo pa-ship sa inyo. Tapos, bibigyan na lang namin kayo ng instructions, i-video call namin kayo kung paano puputulin yun dito sa part na to. So, pag pinutol nyo yun, itong system namin, half system, kakabit, pack all out. So, kung anitong nakikita na to, ito mismo yung darating. Ito yung tsura niyan pag single. So, kung medyo madumi pa siya, hindi pa namin siya pina-final kasi bago siya pa-ship, dun siya pina-final fit talaga. So, ito yun. Ito yung cut-delete niya. Ito naman yung sa slip-on. Kahit naka-stock muffler ka, stock cut-delete ka. So pag pina-ship yan sa inyo, sambo na yan. Ngayon, mamimili kayo kung gusto nyo ng single or dual. So yun nga yung episode natin ngayon. Tara, i-road test natin tong dual exhaust for Kawasaki ZH2. Tignan natin kung gaano ka-airgasm to.